Nang makita nito ang sagot sa kumpirmasyong hinahanap nito, ay bigla itong parang nahintakutan. Are you seriously asking me to marry you? Ang inaasahan niya ay mapapaiyak sa tuwa si Chantal at yayakapin siya habang isisigaw ang sagot na pumapayag ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon ngayon ng babae, na para bang nahihibang siya sa tanong niyang yun. I love you and you love me. Kahit ang babata pa natin for marriage, alam kong kaya kitang buhayin nang hindi umaasa sa mga magulang ko. I already have a plan to start my own company in Europe. Nagtanong-tanong na ako kina Lola. May pwesto na akong napili doon para sa sisimulan kong company. We can move to Europe pagka-graduate ko this year. Nakaplano na ang lahat, Chantal. Umiling-iling ito at napahawak sa noon na para bang sumasakit ang ulo. Hindi ka salang hinihiling ko sa'yo, Sid. I just wanted to tell Andy that she can let her mom know na walang aasahan sa inyong dalawa. I want you to tell Andy that it's me you love, so she can move on with her life and find another man to marry if atat na atat siyang makasal at 18. Ngayon lang niya nakumpirma ng tuluyan ng malaking pagkakadisgusto ni Chantal kay Andy. Hindi na niya mapigilang itanong ang matagal na niyang gustong itanong. What happened between you and Andy? You were so close. Para na nga kayong magkapatid. And then the next thing I knew ay halos isumpa mo na ang pinsan mo. You happened. I'm sure you knew from the start that Andy was so crazy about you. Deep inside ay alam mo rin na ikaw ang dahilan ng pagpapariwarang ginagawa niya sa sarili niya. To make you feel guilty. Andy already knew about our relationship dati pa. Alam kong alam mo yan. Hindi siya nakaimik. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Chantal. Nagkukunwari lang siya na hindi niya alam na siya ang dahilan ng pagwawala ng dalaga dahil ayaw niyang tuluyang lamunin ang guilt. Iyon din ang dahilan kung bakit ayaw niyang ang mami ni Andy ang sasakit ang ulo dahil siya naman talagang pinakadahilan kung bakit nagkaganyan si Andy. Dati pa niyang alam ang pagkakagusto nito sa kanya. Iniisip nga niyang puppy love lang yon. O kaya naman ay naimpluwensyahan iyon ang kasundo ang kasal nila na tumatak sa utak nito. Baka at the back of her mind, sinasabi nun na wala itong ibang dapat magustuhan kundi siya lang dahil siya ang itinakdang mapapangasawa nito pagdating ng araw. Andy will always be the reason for our misunderstanding, Sid. If you had just said yes before nung sabihin kong ako na ang kakausap sa pinsan kong yon, edi sana hindi tayo mag-aaway lagi dahil sa kanya. Niyakap niya itong bigla. Hindi niya alam kung bakit parang nai-insecure ito kay Andy. Si Andy na wala naman talagang kamalay-malay na lagi pala nilang pinag-aawayan ni Chantal. Hindi siya pumayag sa kagustuhan ni Chantal dahil ayaw niya ring sakta ng ganun na lang si Andy. He was hoping na baka unti-unti ay mawala na rin sa isipan ni Andy tungkol sa napagkasundo ang kasal. Which he thinks ay nangyayari naman. Yun nga lang ay parang nagwawala naman ito. Pumiksi-piksi pa si Chantal para maalis ang pagkakayakap niya. Tinawanan niya ito sa kahinalikan sa buhok. Kung pumayag ka na kasing magpakasal sa akin, bukas na bukas din magiging Mrs. Loceros ka na. Nakatawang sabi niya pero seryoso rin siya sa sinabi niyang yon. Hinayaan niya na itong makawala sa yakap niya nang ayaw pa rin itong tumigil sa kakapiksi. Inis na inayos nitong buhok bago bumaling sa kanya. I'm not like her. Hindi ko pinangarap na maging asawa agad-agad. I'm too young for that. Ayokong ikulong ang sarili ko sa isang kasal because I'm not Andy, Sid. Biglang nawala ang ngiti niya. Nasaktan siya sa sinabi ng nobya. Para kasing sinasabi nitong mas matimbang ang pangarap nito kaysa sa kanilang dalawa. So do you want me to proceed with our arranged marriage? Seryosong tanong niya. Gusto lang niya nang makita ang magiging reaksyon ni Chantal. Poker face ito. I want you to tell the world that you choose me over Andy. You don't have to prove it by marrying me. Napatitig siya ng matagal sa mukha nito. Madali lang naman gawin ang gusto nito kung hindi niya iniisip ang damdamin ng mama niya at ng pamilya ni Andy. It is not a choice between Chantal and Andy. It's more like choosing between Chantal and his mother. Parehong mahal niya.
Pero magkaibang level ng pagmamahal na hindi pwedeng ikumpara, kaya't hindi pwedeng mamili ng isa lang. It seems like you're having a hard time deciding. Will it still be hard on your part if I say, break muna tayo hanggat hindi mo pa nasasabi sa pamilya mong tungkol sa atin? Just call me babe again kapag pwede mo nang ipaalam sa lahat, especially kay Andy na ako ang mahal mo. Pagkasabi nun ay umalis na ito sa harap niya. Gusto niyang habulin ito para pigilan. Pero syempre kapag ginawa niya yun ay mag-e-expect na itong gagawin niya ang gusto nito. Kaya nga ba niyang bigyan ng disappointment ang ina niya? Ilang taon nitong matyagang naghintay na tuluyan siyang maikasal sa anak ng pinakamatalik nitong kaibigan. Kahit siya ay hindi kumbinsido na ang kasal nila ang magbibigay ng katuparan sa dalawang mga ina na maging isang pamilya na rin sila. Pwede naman kasi nila nang ituring ang isa't isa na magkapamilya, kahit walang kasalang magdudugtong nun. Napabuga siya ng hangin. Maybe it's time for him to tell his mother about his decision. Mauunawaan naman siguro siya ng mga magulang niya. Natigilan uli siya ng maisip si Andy. Alam niyang masasaktan ito higit kanino man kapag gagawin na niyang binabalak. Napahilamo siya ng mukha gamit ang mga kamay. Mahal niya si Chantal. Mahal niya ang mama niya. He cared for Andy. Maybe he loves her too. As a sister. Or as a close friend. Ewan, hindi niya mabigyan ng pangalan yun or label. Basta ang alam niya, Andy is already a part of his life maging asawa man niya ito or hindi. Kaya nahihirapan din siyang aminin kay Andy ang lahat. He is certain na infatuation lang talagang nararamdaman nito sa kanya. Sa tingin pa nga niya ay tuluyan na itong nakamove on sa pagkakaroon nito ng crush sa kanya. Ni hindi na siya nito pinapansin masyado gaya ng dati. Noong una ay nakakapanibago. He was even hurt sa hindi niya maintindihang dahilan. Pero sinabi niya sa sariling mas mabuti nang iyon ang kusang dumistansya ng konti nang masanay na itong wala siya sa tabi nito parati. Habang tumatagal kasi ay mas napagtanto niyang hindi nga tamang basta na lang silang sumunod ni Andy sa kagustuhan ng mga ina nila. Dahil ang kasal ay hindi isang simpleng bagay lamang. Nagsimula siyang nagkaroon ng agam-agam sa marriage deal na yon mula nang makilala niya si Chantal. Iba siya sa lahat ng mga babaeng nakilala niya. He even thought at one time that she was almost perfect. Na kay Chantal ang lahat ng mga katangian ang hinahanap niya sa isang babae. She's so feminine, very sweet, and innocent looking kahit pa nga sabihin ng hindi na ito virgin, ay andun pa rin ang innocent image nito. At very rare iyon sa isang babae. But syempre as time goes by, may mga bagay din naman siyang matutuklasan sa nobya na hindi niya rin nagugustuhan. Gaya nga ng sabi niya, she was almost perfect. She loves her the way she is. Kasali na yung mga flaws niya. Ilang months na lang at magdedebut na si Andy. Nangangamba siya dahil darating na ang panahon na kailangan na niyang kausapin ng masinsina ng mama niya. Once na mapapayag niya ito ay si Andy at ang parents naman ito ang kakausapin niya. Hindi iyon magiging madali. Pero sa tingin niya ay iyon ang tama para sa kanila ni Andy. Maybe he needs to talk to his mom as early as now. Para malaman niya agad ang mga susunod niyang hakbang. Pero paano nga kung ang susunod niyang hakbang sana ay ang ayaing magpakasal si Chantal? Tumanggi na ito ngayon pa lang. Mamaya na niya iyon iisipin. Si Andy muna ang poproblemahin niya ngayon. Mas napapadalas ang pakikipagbarkada nito ngayong nasa Maynila na ito. Ayaw niyang mapunta sa kung saan ang buhay nito dahil sisisihin niya talaga ang sarili. Tumayo siya sa kanapa patingin sa cake na iniwan ni Chantal. Susuyuin niya na muna ang nobya lalo't anniversary pa naman nila ngayon. May klase si Chantal 30 minutes from now. Baka sa school na ito dumiretso nang mag-walk out kanina. Sa school ni Chantal siya pumunta at matamang naghintay sa labas. Wala pang 10 minutes mula nang dumating siya ay nakita niya na si Chantal. Nakangiting lumabas siya ng kotse para lapitan na sana ito. Nasa entrance na ito ng gate nang may sumalubong ditong lalaki na mukhang kaklase nito. Nagulat pa siya nang biglang halikan nito sa bibig si Chantal. Smack lang yon pero matindi ang impact ng nakita niya. Mas lalong bumangon ang galit at pagdududa niya nang akbayan nito si Chantal papasok ng school. Mabibilis ang mga hakbang na susugurin niya na sana ang dalawa para kumprontahin. Sir, hindi kayo estudyante rito?
Maagap na pigil ng guard sa kanya bago pa siya makapasok ng gate. Umiling-iling lang siya na nakasunod ang mga mata sa papalayong nobya at lalaking nakaakbay dito. Class hours po kaya hindi po pwedeng pumasok ang wala namang mahalagang pakay sa loob. Sabi pa ng gwardya. He was clenching his fist sa pagpipigil ng galit niya. Agad na tumalikod siya at umalis bago pa siya may magawang masama. Nang makapasok sa loob ng kotse ay galit na pinagsusuntok niya ang manibela ng sasakyan. Nang humihingal na sa pagod at sumakit ang mga kamao ay sakalang siya tumigil. Kailangan niyang huminahon. Kakausapin niya muna ang girlfriend bago mag-react. Baka may explanation si Chantal doon. Nang kumalma na ang sarili ay sa kanya pinaandar ang sasakyan. Biyernes pa lang pagkatapos ng last subject niya ay pinauwi na siya ng mommy niya sa Tarlac. Napapangiting napapailing siya dahil alam niyang excited na excited ito sa debut niya sa Linggo. Kung siya lang talaga ayaw niya ng malaking party, okay na sa kanya ang mag-bar hopping kasama ang mga barkada niya. Sa katunayan ay iyon sana ang plano nila ng gabing yun kung hindi lang siya pinapauwi ng mami niya. Sinundo siya ng driver nila. Si Chantal ay hindi niya masyadong nakikita sa bahay nila. Halos isang linggo na. Hindi naman siya nagtatanong. Sabi ni Manang Lolita ay dumating daw ang kapatid ng ama nito galing Australia. Siguro kasama ni Chantal ang tita nito sa side ng ama nito. Ipinagkibit-balikat niya na lang iyon. Hindi naman kasi na bumalik ang dati nilang closeness. Ni hindi na nga sila halos nag-uusap. Napasilip siya sa bintana ng kotse nang sa daan palang papasok ng asyenda nila ay may mga nakikita na siyang mga palamuti. Mukhang pinaghandaan talaga ng parents niya ang debut niya sa Linggo. Alas 5 pa lang ay nakarating na sila ng bahay. Absent kasi ang teacher nila sa last subject, kaya't mas maaga silang bumiyahe ni Mang Gustin, ang driver nila. Ang bulwaga naman sa labas ng bahay nila ay para na rin inihanda para sa isang malaking piyesta. Sinalubong agad siya ng isa sa mga katiwala nila. Pinapunta raw siya ng mami niya sa library nila. Tinawagan niya kasi ito nang papasok na sila sa hasyenda. Nagtataka man ay dumiretso na nga siya ng library. Hindi niya alam kung anong pag-uusapan nila. Pero sa library siya kinakausap ng mga magulang niya kung very private ang topic at ayaw na lang may ibang makarinig. Bigla siyang kinabahan. Hindi kaya't sinabi na ni Chantal o ni Sid ang pagtakas-takas niya sa gabi para pumunta ng bar? Malamang. Pinagbantaan pa naman siya ng ina na kapag may nabalitaan ito sa kanya na hindi ka nais-nais ay uuwi siya dito sa Tarlac at doon niya ipagpapatuloy ang pag-aaral. Siguradong si Chantal ang nagbalita dahil mas gusto rin itong hindi siya kasama sa iisang bahay. Kumatok muna siya ng mahihina bago pinihit ang doorknob. Nakita pa niya ang mami at daddy niya na nakaupo sa pahabang upuan sa loob. Malaki ang library nila at mahilig dun tumambay ang ina niya kaya't may mini sala sa loob nun. Lalo pang lumalakas ang hinala na kakausapin siya ng mga ito tungkol sa mga nababalitaan marahil tungkol sa kanya. Inihanda niya na sa utak ang magiging depensa niya sa sermo ng dalawa. Tahimik na hinintay ng mga ito na makalapit siya. "Sit down, Andy." Ang daddy niya ang nagsalita. Umupo nga siya sa kaharap na upuan. "Sid?" Tawag ng mami niya na nakatingin sa isa sa mga bookshelves. "Sid? Anong ginagawa ni Sid roon?" Akala niya ay sa mismong birthday pa niya ito talaga makakauwi ng Tarlac dahil sobrang busy ito sa school at sa opisina ng papa nito. Nagsimula na rin daw kasi itong pumasok-pasok ng opisina nila mula nang magkolehiyo ito. Gusto ng papa nitong mag-train na agad si Sid kahit nag-aaral pa. Napalingon siya sa tinitingnan ng ina. Nakita nga niya roon si Sid na may ibinalik na libro sa shelf. Kahit ang mukha ni Sid ay seryoso nang mapatingin sa kanya. Wait, ito ba ang nagsumbong sa kanya sa mga magulang niya? Gusto niyang irapan ito pero hindi niya magawa dahil nga andun ang mami at daddy niya. Tahimik na umupo si Sid sa tabi niya. Maliit lang ang upuan at tamang-tama sa dalawa. Pero dahil nagsimula na rin lumaki ang katawan ni Sid, na sa tingin niya ay nagwe-workout yata araw-araw, ay medyo masikip na para sa kanilang inuupuan. Walang naiwang kahit konting space sa pagitan nila. Nang humarap siya sa mga magulang uli ay nakita niyang biglang paglambot ng ekspresyon ng ina na para bang maiiyak ito. "Birthday mo na talaga sa Linggo." Halos gumagaralgal pa ang boses nito kaya't naguguluhan na tuloy siya.
Akala ba niya ay sesermonan siya ng bonggang-bongga? Hinahagod ng ama niyang likod ng mami niya. Your 18th birthday will also be your wedding day, anak. Masuyong umiti pa ang mami niya sa kanya. Ho? Gulat na tanong niya na nilingon pa si Sid sa tabi niya. Nananatiling tahimik lang ito at wala man lang reaksyon. Buhay pa rin pala ang kasunduang yon? Mula kasi nang napagdesisyonan niyang kalimutan ang kasunduan ng mga ina nila ni Sid, ay hindi na rin binubuksan ng mami niya ang topic na yon. Naisip niyang baka nga nagbago na rin ang isip ng mami at tita Janice niya. Baka may ideya na rin ng mga ito na may relasyon si Sid at Chantal. Kaya hindi niya talaga inaasahang maririnig ulit ang kasunduang yon. Lalo na ang sinabi ng mami niya na ikakasal nga sila sa mismong birthday niya. You're joking, right, ma'am? Ngumiti pa siya ng alanganin dito. Bakit naman ako magbibiro, anak? Hindi ba't matagal niyo na rin alaman tungkol dito? Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa mukha ng ina. Bumaling naman ang tingin niya sa amang tumangulang sa kanya. Alam niyang hindi masyadong sang-ayon ang daddy niya sa kasunduang iyon. Ilang beses niyang nahuhuling nagtatalo ang mga ito dati. Pero lagi ay ang ama niya ang sumusuko. Napalingon siya kay Sid. Ito ang huling alas niya. Inaasahan niyang ito ang tatanggi na ngayon dahil nga kay Chantal. Baka aamin na ito sa kanila para huwag matuloy ang absurd nga na kasunduan. Ngayon lang din siya sumang-ayon sa sinabi ni Chantal dati. Imbis na pagtutol sa mukha ang makikita niya kay Sid, ay nananatiling blanco iyon. Wala siyang naririnig na kahit anumang indikasyon na tumututol ito. Bakit? Pumapayag ba talaga ito? Sid, maybe it's time to tell them that we will not proceed with their marriage agreement. Siya nang kumumbinsi dito kahit nasa harap nila ang mga magulang niya. Bumuntong hininga lang ito bago tumingin sa kanya. I already bought our wedding rings last month. My suit is ready as well. Yun lang ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na kinumpirma nga nito ang pagpayag sa kasal nila ngayong linggo. Andy, nakausap na namin si Sid noong isang araw pa lang since nauna na siyang umuwi rito sa Tarlac. We agree that you would still continue your studies kahit kasal na kayo. You will not have a baby right away hanggat hindi ka pa nakaka-graduate. We want you to focus on your studies instead of taking care of a baby. You're still young. Pinutol niya agad ang sinasabi ng daddy niya. Yes, I'm still young. So why not let me enjoy my young life first instead of making me a young wife? Sa sinabi niyang iyon ay alam niyang naipapahayag na rin niya ang pagtutol sa kasal nila ni Sid. Parang nabigla ang mami niya sa pagtutol niya. I thought you'd been waiting for this day to come. I know it. Nawiwili ka na sa pakikipagbarkada kaya... Ang mami niya naman na napahinga ng malalim. We heard about your escapades in Manila, Andy. It was Sid who stopped us from dragging you back here in Tarlac. You are not just enjoying your young life. You are about to mess it up. Aside sa kagustuhan namin ng Tita Janice mo na maging isang pamilya na rin, kaya gusto naming makasal kayo ni Sid. Ito rin ang nakikita kong paraan para marendahan ka. Kapag kasal na kayo ni Sid, he has every right to reprimand you for partying all night. Biglang tumigas na ang ekspresyon ng mukha ng mami niya. Siya naman ang lumambot ang ekspresyon para makiusap. Me, I promise hinding-hindi na ako tutungtong ng bar kung yan lang ang gusto mo. I will focus more on my studies kahit hindi ko naman talaga napapabayaan yun. Hinawakan pa niya ang kamay ng ina. Hindi naman nagbago ang ekspresyon nito. We also thought about the consequences. Kaya't ang kasal niyong dalawa ay between lang din sa pamilya natin. Sa West muna kayo ikakasal. Napakiusapan na namin ang kilalang judge ng daddy mo. It will be like a secret marriage at walang makakaalam dito sa Tarlac. But pagbalik nyo ng Maynila ay sasama ka na kay Sid. You'll be living together as husband and wife. Sa parte na iyon ay biglang nag-aalanganin ang mami niya. Tumingin agad ito kay Sid. But you'll have a separate bedroom, okay? You will not consummate your marriage. Nakatutok kay Sid ang mga mata ng mami niya habang sinasabi iyon. Parang gusto nitong mangako si Sid na iyon nga ang gagawin nila. Wait, nag-loading bigla ang utak niya.
Ano yung sinabi ng mami niya? Separate bedroom? At dapat walang mangyari sa kanila ni Sid? Ang gulo! Ipapakasal siya ura-urada pero parang pilit at hindi totoo sa puso dahil bawal ngang may mangyari sa kanila at magkaiba pang room. May mag-asawa bang dapat hiwalay ang kwarto? I understand, tita. I will always keep in mind yung mga bagay na napag-usapan natin noong isang araw. Tanging sagot ni Sid. Mami, kung iniisip nyo lang ay para mabigyan ng karapatan si Sid na sawayin ako, pwede namang hindi na sa pamamagitan ng kasal. He can be my chaperone if that's what you want. Susundin ko ang mga sasabihin niya. Your wedding dress is inside your room. On top of your bed. Na-finalize na namin ang Tita Janice mo ang lahat. Everything is good to go. Dito lang sa loob ng library kayo ikakasal ng judge. It will not be the normal civil wedding. He'll just cut it short. Ang importante ay may mapirmahan kayo to validate your marriage. Again, hindi namin inanunsyo ang kasal nyo para na rin hindi kayo masyadong ma-pressure sa buhay mag-asawa nyo. Next year, you'll have your church wedding. And dun na natin i-a-announce sa lahat. Sa tono ng ina niya ay parang hindi na niya mababagong isip nito. Napatingin siya sa daddy niya at nagpasak lolo. Dad, nagsusumamo ang mga mata niya sa ama. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi niya mabasa sa mukha nito kung napipilitan lang itong sumang-ayon sa mami niya. Or kung gusto rin nito iyon. I'm looking forward to the day that I will walk you down the aisle, Auntie. I'm really hoping it will be next year. Madamdaming sabi ng ama niya na pinisil-pisil pa ang kamay niya. Bakit parang hindi sigurado ang daddy niya na may church wedding next year? Bakit hoping ang sinabi nito? Hindi niya na lang din pinansin ang tanong na yon. Alam niyang ito ang araw na pinagdarasal niyang dumating na agad since 12 years old pa lang siya. Ang ini-imagine pa nga niya ay naglulundag siya sa tuwa at hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya kapag nakaschedule na ang kasal nila ni Sid. Iba na ngayon. Natanggap na niyang may nauna ng nagmamay-ari ng puso nito. Hindi na siya mabibigyan ng chance na makuha yon kahit paikasal sila. Lagi ring umaalingaungaw sa isip niyang sinabi nito sa kanya noon. Mahirap makasal sa taong may ibang mahal. Pero bakit parang itong nakalimot sa sinabi nitong yon? Bumaling uli siya kay Sid ng mapagtantong hindi niya mababago ang isip ng mga magulang. Sid! Why don't you tell them? Mahinang sabi niya na parang may isinesenyas pa ang mga mata. Ang ibig niyang sabihin ay ang tungkol sa relasyon nito kay Chantal. Alam naman niya may pakiramdaman dalawa na alam niya ang tungkol sa itinatago nilang relasyon. Tell them what? Alam niyang nagmamaang maangan lang si Sid, pero sigurado siyang nakuha nitong tinutukoy niya. Inis na napahinga siya ng malalim bago humarap muli sa magulang. Kung wala itong planong sabihin yon ay siyang magsasabi. Sid is in a relationship with someone. It's a serious one and it's with we broke up already, Andy. I'm free as a bird. I'm ready to accept the agreement between our parents. I'm ready to marry you. Hindi siya nito pinatapos. Napatitig siya ng matagal kay Sid. So break na nga ito at si Chantal? Kailan pa? Ilang months na nga niyang napapansin na parang may nagbago sa dalawa pero ang akala niya ay simpleng lover's quarrel lang iyon. Shit, Andy. Bakit ang saya-saya ng puso mo? Bakit parang gusto mo na agad mag-aydo ngayon? Effort na effort siyang huwag mag-reflect ang kasiyahan sa mukha niya. Kahit nararamdaman niya ang parang pagtalon-talon ng puso niya. Be still, my heart. Parang gusto niya tuloy kantahin iyong kanta ni Lea Salonga. May gusto siyang sabihin sa'yo kaso ayaw niyang marinig ng mga magulang niya. Naramdaman yata yun ng mami niya kaya tumayo ito at inaya ang daddy niya na lumabas. Mag-usap muna kayo. Tutal na sabi na rin namin kay Sid ang magiging setup niyo pagkatapos ng kasal. Mamaya ay darating na sina Tita Janice mo at gusto ka rin kausapin. Napatango na lang siya sa dalawa. Nang makalabas na ang mga magulang ay sa kanya binalingan uli si Sid. You could have said no. I'm sure makukumbinsi mo si mami kung pareho tayong tatanggi. Seryosong sabi niya. Matamang pinagmasdan ni Sid ang mukha niya. Bakit nga ba biglang nagbago ang ihip ng hangin? I remember when you just wanted to time travel so you'll be 18 in an instant.
You were so excited when you thought about your wedding. Our wedding. That was before. Masyado pa akong bata to even understand what marriage is. I expected you to refuse, Sid. Ikaw nang may sabi mahirap ikasal sa taong may mahal ng iba. So you're in love with someone right now? What? Of course not. I was referring to you. Pumorma lang mukha niya. Hanggang ngayon ba'y hindi aaminin ni Sid ang tungkol sa kanila ni Chantal? Parang umiiwas naman ang mga mata nito. I forgot to tell you that we can both compromise if we proceed with this wedding agreement. Compromise? Like what? A deal? Hinihintay niyang idudugtong nito. Bumaling na uli si Sid sa kanya. We will both promise to do what we can, so we'll develop this. These romantic feelings for each other. Ha? Huh? Papaibigin nilang isa't isa? Yun ba ang ibig nitong sabihin? We will make each other fall in love. I'm sure it's not that hard. You are adorable kahit matigas ang ulo mo minsan. But I think loving you is not hard. So bakit hindi mo ako minahal bago pa dumating si Chantal? Singit ng utak niya. Seryoso ba talaga ito sa pinagsasabi nito? Dahil hindi niya magawang magsaya kahit pasabihing willing itong turuan ng sariling mahalin siya. Hindi iyon maganda sa pandinig. Nakakainsulto iyon. Lalo na't alam niya sa sarili niyang hindi na niya dapat pag-aralan pa ang part na yon. Dahil inaamin niyang hindi naman talaga nawala ang feelings niya rito. Itinabi niya lang iyon sa kaloob-looban niya. At pilit inignora ng hindi maging gutay-gutay ang puso niya habang karelasyon nito ang pinsan niyang si Chantal. Kumbaga defense mechanism niyang pansamantalang paglimot na tanging ito lang talagang lalaking laman ng puso niya simula pa pagkabata. Dapat nga ba niyang ipagbunyi na ang lalaking minamahal niya ng palihim ay handang turuan ng puso na mahalin siya? Pwede ba yung ganun? Siguro pwede, kung wala pang laman ng puso nito. Ano ang gagawin niya sa space na inuukupan ni Chantal ngayon? Pipilitin niyang isiksik ang sarili doon? Humigit muna siya ng malalim na hininga. Hindi siya makakilos din masyado dahil nga dikit na dikit silang dalawa ni Sid sa upuan. Magiging ganun ang kalalabasan nila ni Chantal. Isa dapat ang umalis para makakilos ng malaya ang isa. I will not marry you, Sid. Ayaw akong pakinggan ng mami. Do your part para pareho tayong wag makulong sa isang bagay na ayaw natin pareho. Tumayo na siya bago pabawiin ang puso niya ang sinabi. Tumalikod na agad siya para umalis. When did you decide that you don't want to marry me? Natigilan siya sa tanong na yun ni Sid. Decide ang ginamit nitong word at hindi realize. Ibig sabihin alam nitong desisyon ng utak niyang huwag magpakasal dito. Kapag realize kasi ang term na ginamit nito, ibig sabihin kagustuhan ng buong katauhan. Nakasali na ang puso niyang umayaw na makasal dito. Hindi niya ito nilingon kahit tumigil siya sa paglalakad. Huminga siya ng malalim bago yun sinagot. Ever since I realized you're in love with Chantal. That's it. Nasabi niya na rin sa wakas ang matagal na niyang kinikimkim sa loob. Gusto niyang makumpirma na nito na mula sa kanya na alam niyang si Chantal ang mahal nito. Kahit pilit nilang itinatago ni Chantal yun sa kanya. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng diretso para lang matigilan uli nang mabuksan ang pinto ng library. Nasa labas at nakatingin din sa kanya ang kanina pa yatang naghihintay na si Chantal. Sarcastic ang mahinang pagtawa niya para sa sarili. Hindi pa man siya sumisiksik ay parang gusto nang ipaalala ni Chantal sa kanya na ito talaga ang may karapatan sa puso ni Sid. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan ay parang handang-handa na si Chantal na sipain siya palabas. Dinaanan lang ito ng mga mata niya na parang hangin. Sa kanya itinuloy ang pag-alis. Sid, are you really going to marry Andy? Narinig pa niyang tanong ni Chantal bago siya nakaalis ng tuluyan. Gusto niyang marinig ang sagot ni Sid pero walang salita mula rito. Alangan namang manatili siya roon at hintayin itong sumagot. Baka kasi biglang magbago ang sinabi nito kanina sa kanya ngayong andun na si Chantal sa harap nito. Maybe he just agreed to their marriage as a form of revenge sa kung ano man ang pinag-awayan nito at ni Chantal. Ah, basta. Wala siyang pakialam. At least alam ni Sid na wala talaga siyang planong magpakasal dito.
Hindi siya magmumukhang kawawa kung sakali mang umatras nga si Sid gaya ng pakiusap niya rito.